Hapon, nandito na naman tayo sa ating channel at kumusta kayo mga kapatid, kumusta kayo mga kaibigan, kumusta kayo mga kapwa ko OFW. Nandito tayo mga kapatid upang magbigay ng reaksyon at tinatanong nila kung ano ang reaksyon ko dito kay Madam Lipstick. So totally ito si Madam Lipstick ay sinabihan niya ako ng bobo, tanga, tarantado, lahat na lang yata ng mura ay tinanggap ko pero okay lang sa akin. Pero ito pala ay nagpapapansin lang. Alam mo Madam, sa totoo lang, para sa akin, mali kasi yung pagpapansin. Gusto mo rin lang palang magpapansin kay Kuya Bal Santos Matubang at kaibigan mo pala to. Ay gumagawa ka pa ng mga kwento. Gumagawa ka pa ng kung ano-ano sinasabi. Ngayon, tatawa-tawa ka at sinabi mo walang barangay dyan. Madam, akala ko ba nag-aral ka? Akala ba nakasakay ka sa malapad na eroplano? Oh. Kala ko ba matalino ka talaga at nag-aaral ka kay attorney? Eh bakit? Bakit madam? Hindi mo pala alam, madam, na yung batas, sa totoo lang madam, ay kahit anong tagal mo pa diyan sa ibang bansa, kahit ikaw pa ay sinasabi mong ikaw ay dyan na sa bansa na yan at hindi ka na umuwi ng Pilipinas, pwede ka pa rin magkakaso. Sa totoo lang. Sa totoo lang. At sinabi mo pa, kung gusto mo talaga ng subscribers at gusto mo pa ng mga viewers, ay hahali ka na lang sa tweet ni Kuya Bal Santos Matubang. Pero ano? Ano ang nangyari? Kanina lang, sinabi mo na matagal na kitang, matagal na ako nagpapapansin sa'yo, matagal na akong nag-aanong, ba't ngayon mo lang ako pinansin? Di ba? Nakakahiya naman. Nakakahiya naman sa'yo. Sa totoo lang, kahit ako'y murahin mo ng murahin, kahit anong sabi mong mura at sinabi mong ako'y bobo, madam, para sa akin okay lang eh. Kasi alam ko matalino ka at nag-aral ka kay attorney. Pero sa ngayong panahon, ano kaya ang lumalabas? Ano yung lumalabas sa ngayong panahon? Ang dami mo bang mga sinasabi dyan? Nabulol-bulol ako. Lahat ay sinasabi mo. Alam mo, madam, ganito na. Pare-parehas tayong nasa part ng YouTube. Pare-parehas tayong social media ang ating ginagalawan. So ngayon, ngayon, ang masasabi ko sa inyo. Habang tayo ay nandito sa social media, gawin natin yung maganda. Kahit hindi tayo mapansin ng ating mga kaibigan o mga iniidolo natin, okay lang. Huwag lang tayo gumawa ng hindi maganda sa ating kapwa. Andyan ka. Marahil natutuwa ka kasi marami ang viewers mo ngayon. Pero ano ang sinasabi at nagiging laman ng mga comment section mo? Diba? Bilang isang Pilipino, at ako po ay gumagalang sa inyo, madam. Eh para sa akin po madam, hindi tama po yung inyong pagpapasikat at pagpapansin para lang kayo ay mapansin. Andito po kami, pwede kami maging kaibigan, hindi kami para maging kalaban. Pero ano sabi mo? Hindi ka nagpapapansin. Hindi po kinakailangan ng subscribers. Ngayon, nung magsalita si Kuya Bal, tuwan-tuwa ka at nagpapapansin ka na. Alam mo madam, Matanda na tayo. Kinakailangan naman yung kapupulutan ng maganda-ganda ng kaunti yung ating ipinupos dito sa social media. Sa totoo lang, ngayon, sumikat ka nga. Sumikat ka, sikat ka na nga. Tama, sikat ka na. Gusto mo bang sumikat ka sa style mo ngayon na ganyan ang ginagawa? Yan ba ang kagustuhan mo? Edad na tayo. Matatanda na tayo. At ang isipin natin ay yung mga kabataan na pwedeng manood sa atin pagdating ng panahon. Wala na tayo, madam. Patay na tayong lahat. Pero itong YouTube natin nandyan pa rin. Kaya kung ano ang ating pagmamura
Ano ang panghahamak natin sa ating kapwa? Mapapanood yan ng ating kamag-anak. Oh, ibinabas ka ng marami. Ibinabas ka ng marami sa comment section mo. Sa palagay mo matutuwa yung mga kamag-anak mo? Matutuwa yung mahal mo sa buhay at mga kaibigan mo dahil sa ginagawa mo? Hindi. Sino ang labis na nasasaktan? Alam ko, hindi ka na nasasaktan kasi sabi mo nga, nasa social media ka, makapal na. Okay, nandiyan na. Ang nasasaktan mo ay yung mga taong nagmamahal sa iyo. Yung mga taong kaibigan mo. Di ba? Ako, sa totoo lang, hindi ako nagsasalita sa away ninyo ni Michelle Japin. Pero nung idinadamay mo lagi si Kuya Bal Santos Matubang na kung ano-ano ang sinasabi mo, eh sabi ko nga, go, pwede na akong magkomentaryo sa iyo. Minura mo ako ng minura, bubo, tanga, tarantado, lahat. Hindi rin ako nagkomentaryo sa iyo. Kasi sa dahilan, eh ginagalang kita. Ay bilang isang nakakatanda, madam, at alam mo na yung tama at mali, eh dapat naman magbigay tayo ng aral doon sa mga kabataan. Yan ba ang gusto mong ibigay at matutunan ng mga kabataan? Yung pagmumura, panghahamak ng kapwa, sumikat ka. Sumikat ka, yan na, sumikat ka. Yan ang gusto mo eh, mapansin at sumikat. Pero ano ang laman ng comment section mo? Ako, mga kapatid, kahit hindi ako sumikat, basta't ang masasabi ko lang, hindi ako magmumura at hindi kita mumurahin. Alam ko, tawa-tawa ka lang. Pero alam ko, nasasaktan ka rin. Nasasaktan ka rin. Kasi tao lang tayo. At yung pong sinasabi ninyo na matagal na kayo dyan sa abroad, meron po batas. At yan sana po ay napag-aralan ninyo kay attorney bilang estudyante ni attorney. Sa totoo lang. Ako po, wala akong pakialam sa sarili ko kung murahin nyo ako ng murahin. Ang sa akin lang, bigyan nyo naman ng magandang asal yung mga kabataan. Na darating ang araw na yung mga kamag-anak mo ang makakapanood. Palagay ng hindi, ngayon, ang araw na ikaw ay panoorin ng kamag-anak. Paano kung panahong wala na tayo? Maalala tayo ng ating mga pamangkin. Maalala tayo ng ating mga mahal sa buhay. Ah, ito pala. Ganito pala ang trabaho nito. Manira, kung ano-ano ang sabihin sa kapwa, para laang mapansin. So, sino? Sino ang apektado? Yung kamag-anak mo. Sabagay, ginusto mo na yan eh. Diba? Yan ang ginusto mo, para mapansin ka lang. Kung yan ang goal mo, na magpapansin sa kapwa mo, go. Pero para sa akin, madam, matanda na tayo. Gumawa na tayo ng karapat-dapat para sa ating sarili at para sa ating kapwa. Oh, aminin ko. Bubo na ako kung bubo. Tatanggapin ko ang lahat ng mga sinabi mo, madam. Pero, ano ngayon? Hindi mo pala alam ang batas. Panay-panay ka doon kay attorney, ang natutunan mo pala kay attorney ay ang pangbubuli. Pero over ang pangbubuling ginagawa mo. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Grabe, grabe. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Oh, palagay na nga. Yung mga anak mo, hindi makakapanood ng video mo. Kasi nga, alam ko, iba ang salita ng mga anak mo, hindi masyadong marunong magtagalog. Eh, paano naman? Yung mga kababayan mo na ikaw ay pinagmamalaki na napakabait mong tao, ano ang sasabihin sa'yo? Ako nandito, madam, hindi para ikaw ay batikusin at ikaw ay para hindi murahin. Sa akin lang ay paalaala, madam. Sa akin ay paalaala na sana naman bilang isang paggamit ng social media ay meron naman tayong makitang maganda sa ating YouTube channel. At darating ang panahon na tayo ay wala na,
yung YouTube channel natin buhay pa. Di ba? Ang batas, madam, ay batas sa totoo lang. At yan ay alam kong napag-aralan mo kay attorney, pero hindi mo napag-aralan yung sinasabi mong hindi ka kayang kasuhan kasi nasa malayo ka. Ito ay isang paalala, madam, kasi ginusto mong sumikat sa maling paraan. Pero kung ikaw ay sumikat sa magagandang sinasabi mo, ako ay magiging proud sa'yo bilang isang OFW. Di ba? Okay, murahin mo na ako ng murahin. Lagay mo na ako dyan sa YouTube channel mo. Maraming maraming salamat. At ikaw yung napakatili ng tao. Ikaw yung napakagaling. Pero over, madam. Sa totoo lang. Tao ka pa rin. Pilipino ka pa rin. Tandaan. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat and goodbye.